sabi sa pangit tayo ng mga diwata. Para mapigil ako ang anak ng Diyos. Kailangan mo palabas ko ang lahat ng sandata na baka labos. Lo, alam niyo po ba ang paraan para mabilis ko mapalabas ang lahat ng sandata ng bakal na krus? Kung gusto mong mabilis na makaipalabas ang mga sandata ng bakal na krus, kailangan mabilis mo ding matutunan ang mga katangian sinisimbolo ng bawat sandata. Katulad ng mga katangian ni Dato Bangaraw, ang unang tagabantay, na siyang unang gumamit ng bakal na krus na yan. Dahil kung hindi, kailangan isa-isahin ang bawat sandata. Ngayon na po, alin sa mga sandata ang gusto mong unahin? Humiya ka ng malalim. Ipanatag mo ang loob mo. Kung ano man yung nasa isip mo, pakawal. Ang para ng karanungan. Katulad ng sinabi ko sa'yo, mahal kong anak, kailangan mag-ingat ka ngayon sa mundo ng mga tao. Lalo na ngayong alam na nating may kaugnayan si Peruha sa mga aswang. Baka malaman ng anak ng dilim kung sino ka. Huwag ko kayo mag-alala, Ina. Nasa panig ho natin ang tagabantay. At nasisiguro ko ho na hindi niya papayagan na malagay ako sa panganib. Mahal na, Reyna. Ano yun, Iway? Alam niyo naman po yung hihilingin ko, di ba? O sige, mamili ka. Gusto mo bang maging isang kulisap o ibang anyo ng insekto? Mahal na rin ang kulisap na lang. Sabi naman ni Ashong, ang ganda ko daw ang kulisap eh. Opo. Hindi sa isip nagmumula ang tunay na karunungan, kundi sa puso. Ito ang gamitin mo sa pananaw sa lahat ng bagay sa paligid, sa pagpili ng desisyon, sa pagtimbang ng tama at mali. At yan mo maunawaan ang regalo ng karunungan na nagmumula sa bawat karanasan mo sa buhay. Hindi ko maintindihan. Maaari niyo bang ituro sa akin kung paano? Ang bawat tagabantay, iba't ibang karanasan ang kailangan pagdaanan. Isa man ang ating lahi, pero iba naman ang ating pagkatao. Tatao yan. Pwede niyo bang ituro kay Juan kung paano mapapadaling proseso? Apo, para maunawaan mo ang tunay na karunungan, kailangan limutin mo ang lahat ng iyong natutunan. Katulad po na sinabi sa akin ni Mira, tulad daw po ng paggamit ng pana, dapat kalimutan mo ang lahat ng nasa isipan mo. Juan, kaya mo yan. Huwag kang sumuko. Bago mo maipalabas ang pana sa bakal na krus, kailangan mong makita at maunawaan ang pinagmulan ng tunay na karunungan. Da, bebe, konting tsiga na lang. Alam ko, may papalabas mo rin yung pana. Hello, Bebe. Ikaw ang inspirasyon ko. At isa ka sa mga dahilan kung bakit inaayos ko ang buhay ko. Sana nga mapalabas ko agad ang pano ng karunungan. Bebe, alam mo, hindi ko maipaliwanag, pero simula nung nagtitraining ako kasama ang tatay, parang may ibang pakiramdam sa akin. Eh, ano naman? Parang basta masaya. Parang nabubuo ako. Kumpleto na hindi ko naman akalain na kulang pala yung sa akin dati. Eh, siyempre, nakilala mo na ang tatay mo eh. Unti-unti na nabubula at ang pangarap mo. Hindi lang yun. Naalala mo nung sinabi ko sa'yo dati? Nung bata pa ako,
Pakiramdam ko, iba ako sa pamilya ko. Kahit na tinuring nila ako na parang tunay nilang anak, parte ako ng pamilya, parang nalumalaki ako, parang may iba talaga eh. Pero pagkasama ko si Tatay Pepe, pag nagtitraining kami, pag nandun ako sa bahay ng kapatiran, parang hindi ko nararamdaman doon. Pakiramdam ko talaga, parte ako ng pamilyang yun. Okay, Bebe. Pag nakita't nakasama ko kayo ang totoong tatay, ay hindi kaya mararamdaman ko. May umayos na ang sistema sa supply ng pagkain. Wala na akong narinig na reklamo sa ating makalahi. Dahil yan, sa success ng ating passing plan. Let's just hope na hindi ito lahat sirain ulit ng pagabantay. Laura, isa lang ang solusyon dyan. Kailangan kong makuha sa ating panig si Juan sa lalong madaling panahon. Paano mo naman malalaman kung hindi mo siya hanapin? Di ba gusto mo siyang makita? Juan, gawin mo. Hanapin mo yung tatay mo. Kailangan nang malaman ni Juan na ako ang kanyang tunay na ama.